Unexpected yung nangyari. Alam mo ba? Na? Yung about sa akin. Ah. Oh my God. Totoo ba yan? Hindi ko alam kung nakwento mo sa akin beforehand na gusto na talagang nakipaghiwalay. Oo. Nakwento mo ata. So, hindi ko na rin sasabihin natin. Oo! Oh, we have... Oh, sige. So, hindi ko alam yung situation. No? Like, parang wala na akong inisip. Parang ganun. Paano kung may asawa pala ako, no? Oo nga. Ewan ko. Masyado ka lang nadala. Started out na very complicated. Kami pa kasi, yung father ni Davi. Kung nakapanood kayo sa Draw My Life video ko, kahit kami kasi nung dad ni Davi, meron kasi siyang, ano, meron siyang buhay na sarili. And let's leave it to that. Kasi it's his personal and private life and I respect that. And katulad nga na sabi ko kay Davi, kahit pabalikin ako ni Lord sa panahong yun, gagawin at gagawin ko pa rin yun. Kahit na alam kong mali, or kahit na, no buts, no ifs, gagawin ko yun. Dahil gusto ko siya. Gusto ko si Dami. Gusto ko ang nangyari sa buhay ko. Gusto ko yung nagkaroon ako ng anak na si Dami. And hindi ko yun pagsisisihan. So, yun ang nangyari, guys. Kami pa, ng daddy ni Davi nung naging kami ni Sarah. Ang first decision ko talaga nung sinabi namin dalawa ni Sarah na tara subukan natin is makipaghiwalay sa daddy ni Davi. Kasi so, nga, matagal mo na rin gusto. Matagal ko na rin gusto talaga kasi syempre yes, magulo na. And parang alam mo yun, sometimes kasi alam mo sa sarili mo kung anong worth mo. And you don't deserve to be an option. So, yun. Nung naging ganun na nga kami ni Sarah, ganun na nga. Nag-decide na talaga ako na, although mahirap, kasi nga, sa experiences or sa past ng dad ni Davi, ang nangyayari kasi is, ika-ten na kasi yung baby ko na anak niya sa iba't ibang girls. And, ang nangyayari, pag wala na sila nung girl, parang mapapabayaan yung anak. Financially. And emotionally, I guess, also. So, yun. Doon ako nahirapan. Hanggang sa... paano ba? Hanggang sa yun, nag-decide ako na kaso true call ko lang siya. Hiniwalayan. Kasi nga, nasa ibang lugar kasi siya eh. Tapos kami nasa Manila na nun. Eh, ang nangyari, ayaw niyang pumayag. Tapos, ang nangyari dun, anas naman din akong tao. So, sinabi ko sa kanya, eh, kasi meron na si Sarah. And then, ang nangyari nun, galit na galit siya. Yung tipong dumating sa point na, tinithreat na niya ako na, paalisin mo siya dyan. Kasi kung hindi, tatawag ako ng kakilala ko na may connection, something. Dadalhan ko kayo ng police dyan. Tapos, parang dumating din sa point na medyo nathe-threat na din kami. Kasi sinasabihan ako na, sige, kung ano, isusumbong ko kayo sa airline. Eh, syempre, hindi pa kami regular nun. Nagsisimula pa lang kami. Takot. Oo, takot kami na, hala, baka mamaya hindi na naman siya ma-regular. Hindi pa nga tayo gumagraduate noon. Oo nga. Ano na naman ako? Ligwak na naman. Although, hindi din naman namin siya masisisi. Kasi, syempre, biglaan din. And, wala eh. Ganun kasi yung ibang lalaki, alam mo yung tipong pwede silang magmay-ari ng dalawang, tatlong sasakyan. Kasi lahat ng conversation namin, naririnig niya. Nahirapan talaga kaming dalawa kasi ayaw ko i-let go. And dumating sa point na nagtagal siya for 2 years. For buong 5 years namin ni Sarah, nagtagal siya na
kami na ni Sarah, siya na yung kasama ko, pero kami pa din nung daddy ni Dami. Sometimes lang kaming nagkikita kapag pumupunta ako dun sa lugar or kapag pumupunta tayo dun sa... Ang weird, sobrang weird. Kasi dumating sa point at first, hindi matanggap nung guy. Hanggang sa dumating na sa point na gusto na niya, kaming dalawa na lang ni Sarah. Kaysa daw hindi. Kasi baka mamaya, sa iba naman daw ako na lalaki mapunta. And mas prefer niya na kay Sarah na lang ako. Hanggang sa for 2 years yun, and very complicated. Masyado nang mahirap. Hanggang sa dumating yung point na nakipaghiwalay ako sa kanilang dalawa. Mahirap kasi for me. Kasi nga, meron akong Davi na natatakot ako na baka mamaya pag totally mawala na talaga yung dad ni Davi, parang financially and mawala siya as a father. Yun yung worries ko. Kaya, nagtagal siya for 2 years. Kahit alam ko namang hindi namin deserve yun. After 2 years, nakapag-decide ako. Pero yung decision na yun is mali. Kasi ang way of escape ko is, ano, yung sa ibang tao din. Sa work. Alam mo yung nakakatawa na nakainis. Kasi, nag-iinuman kami, ganyan. So, share-share ako. Share-share sila, ganyan. May mga babae din, hindi naman lang siya lang. Pero meron talagang mga lalaki na magte-take advantage sa'yo. Hanggang sa dumating sa point na siya yung first na nag-ano sa akin, pero ako naman, nagising yung ano ko, yung imagination ko, yung pagiging idealistic ko na, oh, baka ito yung kakasal ako, mabibigyan ko si Davi ng family na buo. Ganon yung thinking ko. Sinabi ko sa kanya, sinabi ko sa daddy ni Davi. And from there, kasi nga, yung ego siguro din kasi ng daddy ni Davi. From there, totally nilet go na niya ako. Which is, hindi ko din pagsisisihan na nangyari yun. Kasi, from there, nalet go niya ako. Naalis ako dun sa sitwasyong ganun. And, sa'yo naman, parang naging way yun para ipahinga namin yung mga puso namin. Nasaktan silang dalawa that time. Pero hindi naman din kasi naging seryoso yung naging... Hindi naman tayo yung relationship. Parang 1 week lang ata yun na ano. Parang naging way lang talaga siya para maging... Magising ang lahat. No? Hanggang sa... Magising ang lahat. Hanggang sa dumating yung time na parang ilang months tayong hiwalay na lang. 3 months lang. And then... Pero magkasama. Oo. Nandito kami sa condo na. Best friend, ganun. Kasi ang hirap ng transition. Kasi first naming dalawa. So, more on sa akin, ang hirap ng transition. Kasi sanay nga ako na babae ako eh. Na parang ganun. Ang hirap ng transition. So, ayun, meron kang mga may isip na tama ba to, ganyan, parang kaya ko bang mabuhay na ganon. So, yun. Hirap. Hanggang sa after 3 months, nagbalikan tayo, di ba love? After 3 months, nalaman ko na si Sarah parang may mini-meet na siya na parang kasi sabi mo, you deserve someone. Oo. Actually, kinausap mo pa nga ata. Si Red? Siya. Oo, parang binibigay ko na taga siya sa iba. Parang inano ko na taga siya na oh, kasi nga, hindi nga naman din talaga deserve niya yun, ganyan. And then, dumating yung point nung nakita ko na talaga sa picture na uy, may bulaklak siya, ganun. Uy, kasama niya yun. Yun, hindi ko kinaya. Hanggang sa nagbalikan kami. So, from that moment, kami na lang. Saya-saya. Di ba, love? Tapos, another year, kaproblema na naman kami. Within
Yun yung 2017. Yun na yung 2017. Nag-start. Nag-celebrate tayo ng Valentine's. Mm-hmm. Ayaw mo ta. Tapos nag-EVL natin. Nag-start ka na ng flying. Mm-hmm. May na-meet ka dun. Na sa tingin mo. Oo nga eh. Sobra. As in, gabi. Hindi talaga ako, hindi ako full-pledged pa nun. Hindi ako sigurado talaga sa kung anong meron sa amin, dalawa. Kasi, takot ako eh. Hindi pa kami out nito, ha. Hindi kami out nito sa world. So, best friend lang kami. So, takot ako. Takot talaga ako na paano si Davi, ganyan. Parang deserve nga niya ng family, ganyan. Paano pag nalaman ni Davi, paano were his fears. Katulad na nung sinabi ko kay Lomi. Ang dami kong worries, ang dami kong fears before. So, yun. Hindi naman kita chinit nun. It's just that parang napukaw lang na naman ako na oops, parang gusto kong mag-asawa ng maayos, ganyan-ganyan. Pero walang wholesome naman na yun. Uh-oh. Wholesome. Yung pinaka na-cheat ko lang talaga sa kanya is yun nga, yung sa daddy ni Davi and dun sa way para maghiwalay kami nung daddy ni Davi at ni Sarah. So, yun lang talaga. Yun lang? And I mean, hindi. Kasi, for me, it helped our relationship eh. Kasi kahit ano namang pilit ko na makipaghiwalay, kung ano, ang hirap, sobrang hirap, sobrang hirap. And for sure, may intindihan naman yun ng mga may anak, ng mga nanay. Kasi, uunahin mo ba yung sarili mo? Naloloka na ako, guys. Masyado. Dami nangyari. Na oo nga. Oo. Wala eh, kasi, for me, ano yun eh? Yun yung totoo. Yun yung naging, kasi, naging makulay yung relationship natin. Naging strong din lalo. Dahil dun sa mga pinagdaanan. And then, yun na nga, balik tayo dun. Napukaw na naman yung pagkababae ko na gusto ko magpakasal, ganyan-ganyan. So, naghiwalay ulit kami. And that's for 9 months. Mas matagal na. Mas matagal na. Pero magkasama kami nito all the way. Pero this time kasi, mayroon na kaming sinalihan na parang sa church na tinutulungan kami. Anong tawag dun, love? Parang mini-mentor kami na ganyan. Naging active kami nito sa Christian world. And then, wala na si Davi nito. Nasa Butuan siya nung time na yan. Kasi nga, nagpa-flying ako. So, para makatipid, kasi nga, mahal dito sa Manila magpaaral. So, sa Butuan muna siya. So, yun. Pero, magkasama kami. Yun yung time na itong condo, pinarent namin. Nakabili siya ng townhouse for Lomi and yung sa daddy niya. And dun ako nakitira kahit iwalay kami. Tapos magkatabi kami sa kwarto. Wala din si Lomi. Hindi din yun. Pero hiwalay kami nun. So yun. Merong mga nagkakagusto sa kanya dun sa church. Ganyan. Tapos sa'yo din. Sa akin din. Ganyan. So parang alam mo yun. We did try our best to do the right thing. Pinagbigyan namin ang aming mga sarili para no regrets. Hanggang sa habang ako ay wholesome, siya na pala ngayon ang naglalaro ng apoy. And before we went to church, nung nalaman ko, before, okay, so hindi yun yung time na meron kaming mga mentoring sa church. Nung nalaman mo, nag-meet ulit kayo. At planning to get back together. Oo. Kasi syempre, win-win din ako nung lalaki. Oo, ni daddy. Kasi syempre, mahirap matagal niya akong ni-let go. Matagal ko nang alam na. Hindi na talaga. Tapos biglang nalaman ko one day sa mga. Oop, kasi na ulit. Kasi in fairness naman din sa dad ni Davi, ramdam ko naman na love naman daw niya ako at saka si Davi. Pero yun nga, hindi kasi enough. And syempre, kung ikaw yung nandun, maniniwala ka kasi talaga sa mga sinasabi. So, magulo, sobrang magulo. And, hindi lang kasi ako yung dapat kong i-consider. So, yun, dumating yung time na, honest din naman kasi ako.
Kasi sinabi ko din sa kanya na, eto, andito sa Cebu, magkasama kami, ganyan-ganyan. Oh. And siguro, baka, parang, yung win-win baka ko nung daddy ni Davi, baka lang naman. And then yun pala, sobrang nasaktan siya noon. Tinake advantage din siya nung first boyfriend niya. Pero first boyfriend na hindi naman talaga naging intimate relationship. And kasi yung taong yun, may girlfriend kasi. And, well, hindi naman kasi tayo perfecto lahat. Nagkakamali. And natututo din. So yun, parang na-take advantage din talaga yung kahinaan ni Sarah nun. Or, marupok siya nun. Marupok. Marupok. Nagtagal pa before ko nalaman na may mga nangyaring ganun. So, nung nalaman ko na may nangyari palang ganun, dun ko na naman hindi kinaya. Dun yung, eto yung turning point ko. Na ay, wet. Wala na akong pakialam. Kung malaman ni Davi, wala na akong pakialam kung hindi normal ang pamilya na kakalakihan niya. Na wala na akong pakialam kung sino man yung magagalit. Wala na akong pakialam sa mundo na kung anong sasabihin nila. Kung kukutyain kami, kung i-judge kami. Wala na din akong pakialam nung time na yun kung hindi na magbibigay yung daddy ni Davi. Wala na akong pakialam kung ang dami ko nang nilet go na worries and fears nung nalaman ko yun. Kasi sobrang nasaktan talaga ako. Na ganun. Yun yung turning point ko. Na-accept ko. Buti na lang, hindi pa huli din ang lahat. Kasi, never naman ako nag-let go. Even nung 3 months na hindi tayo, di ba? Inaalagaan kita ng mga times na, yung first, tas yung 9 months na yun, kahit na magkasama tayo sa ano, nasasaktan ako pag nakikita kong muntik na. At akala ko talaga hindi na. Muntik na kami magkabalikan. At akala mo hindi na tayo magkakabalikan. Or muntik ka ng mapunta sa iba. Or na hindi sa daddy ni Dabby. Diba? Andun sa siya, andun siya. Pero gusto ko siyang nakikita na nag-grow outside of our relationship. Okay na may nakikita ko, diba? Pero masakit. Iyak na. Kainis ka. Kaya nga, grabe yung ang dami mong pinagdaanan sa akin. Pero hindi siya nag-let go. Yun yung sinasabi ko. Kahit ilang beses ko na siya nasaktan. Hindi siya nag-let go. Pinupunasan ko yung nandito, pero nandito yung luha. Para tayo siyong alam. Punasan ng luha. Hanggang sa nung nagbalikan na kami noon, alam mo yung sobrang sakit na yung doon ko talaga, basta ang dami kong realization noon, ang dami kong natutunan, ang dami kong napahalagahan. Hanggang yun, hindi, gusto ko lang sabihin na nasaktan talaga ko noon. Pero, yun talaga yung naging turning point. And yun yung, alam mo yun yung fallback. Ayan, paano yan, love? Yun yung naging turning point niya. Yan, turning point. And then, from there, nabuo ang